Hello mga bets, me again, Salam Malaki. In today's video, I will give you some steps on how to keep your lips naturally red and avoid dryness, especially yung mga taong nag-dark na yung lips nila due to exposed too much on the sun, lack of hydration, especially yung mga taong hindi talaga mahilig uminom ng tubig, napaka-dry yung lips nila. Napaka-importante yung water para yung lips natin is hindi siya mag-dry. Keep hydrated every day mga be. Dapat drink water talaga para mas maalagaan natin yung skin natin, yung nice hair, and of course yung lips natin para hindi siya mag-dry. Sa mga reason kung bakit nag-dry yung lips natin is dahil nagsisigarilyo tayo or ginagawa nating habit yung paninigarilyo, kaya nag-unti-unti yung na-burn yung lips natin sa mga chemicals na nandun sa cigarettes. Kaya unti-unting nag-dark yung lips natin. And isa rin ang allergic reaction, especially sa mga girls na gumagamit ng lipstick. Kahit anong brand ng lipstick, basta gumagamit ng lipstick everyday or kahit basta often naggamit ng lipstick, isa rin yan sa mga reason kung bakit naging black yung lips nila or nag-dry yung lips nila. And lastly, isa sa mga reason na alam ko kung bakit dry ang lips natin is yung too much sucking. For example na lang, lagi kang habit mo na yung isak mo yung lips mo or may kasaka ng lips, or yung boyfriend mo naghahalikan kayo, intense yung kissing scene ninyo, isa rin yan sa mga reason kung bakit nagda-dry yung lips nyo. Kaya, kung may problema ka sa dryness at saka darkness ng yung lips, eto ang paraan, or I will give you some tips kung paano ito i-avoid or kung paano i-keep your lips ninyo para stay beautiful and naturally red. And para ma-lighten din yung mga dark lips ninyo dyan. Eto na yung mga steps, mga be. In your dry lips, mga be, you can apply coconut oil to your lips. Kuha ka lang ng very small amount ng coconut oil at saka ilagay mo dito sa iyong lips kung saan man yung dry area. Your upper and lower lips, i-apply mo siya at ibabad mo siya overnight. And pagka umagahan, for sure makikita mo na ang result kung nag-dry pa ba yung lips mo or hindi. If ever naman yung lips mo is dark, palagihin mo lang yung pag-apply ng coconut oil sa iyong lips at ibabad mo ito overnight. I-maintain mo at iwasan mo ang mga products or kahit anong reason kung bakit naging dark yung lips mo. Just maintain using coconut oil. Hindi lang limited sa coconut oil ang pwede mong gamitin para makuha mo yung ideal lips mo na naturally red. You can also use olive oil, almond oil, and vegetable oils. Any of those oils have the same effects. Kahit alin dyan na oil, pwede mong gamitin. Ang tanong, saan ko pa pwedeng mabili ang mga oil na ito? Mabili mo ang mga oil na ito, mga be, sa mga store, convenience store, supermarket. Makabili ka dyan, mga be. And if you had a dry and dark lips, you don't have to worry anymore kasi may mga paraan tayo para maging maganda at makuha natin yung ideal lips natin. Kagaya ng iba dyan. If ever hindi mo gusto gamitin yung oil na sinasuggest ko or recommend ko sa inyo, you can also use lemon. Ano ba itong lemon? Lemon na kalamansi, mga be. Itong lemon, it will help your lips lighten. Especially sa mga nagsisigarilyo, you can use lemon, mga be, natural, organic, para sa inyong lips, para hindi siya magda-dark. Yan ang pinaka-simple and easy and cheap method para magkaroon tayo ng ideal lips natin. Kahit naman tayo nagsisigarilyo, you can use lemon, especially yung gumagamit ng cigarettes. For sure, yung mga lips nila paunti-unti nang umiitim. Kaya kung gusto mo pang maagapan yun, gumamit ka ng lemon, ilagay mo sa lips mo, hatiin mo yung lemon, and then ilagay mo sa lips mo, upper and the lower lip. Ibabad mo yan sa lips mo, huwag mong tanggalin, overnight, dapat nandyan lang yan. At unti-unti yang i-absorb ng iyong lips para yung lips mo ay maging maganda na siya. Yung paglagay mo ng lemon sa iyong lips, dapat gentle lang siya, hindi yung to the highest level na talaga yung pag-apply mo. Dapat mahinhin lang yung pag-apply mo sa lips mo dahil yung lips natin is very sensitive
napaka-soft siya. So, dapat dahan-dahanin natin. If ever hindi mo kaya ang asim na naidudulot ng lemon sa iyo, you can also add sugar on it. Kunin mo yung juice ng lemon, tapos ilagay mo sa kutsara or sa spoon, and kukuha ka ng small amount of sugar, and then i-add mo, tamang-tama lang para maging sticky siya. Pag napansin mo nag-sticky na yung sugar na hinahalo mo sa lemon, you can apply it on your lips. Ibabad mo ito sa iyong lips and then makikita mo ng result after mo mababad ang lips mo sa lemon at saka yung sugar. If ever ayaw mong gumamit ng oil at saka yung lemon or lemon na may sugar, pwede kang bumili ng aloe vera gel. Ano ba itong aloe vera gel? Ang aloe vera gel, ito yung organic na panglagay sa lips natin or kahit saan mo pwede mong gawing moisturizer sa face mo at saka pwede ring ilagay ito sa lips natin, yung aloe vera gel. Kung kahit anong aloe vera gel na meron tayo, intended sa ating body or sa ating face para pang moisturize, pwede din natin yung ilagay sa ating lips. Sa aloe vera gel, pwede kang maglagay nito anytime. Basta after mo mababad, maybe it takes 1 to 2 hours after mo mababad, wash your lips with water. And also, if you don't have an idea kung saan ka bumili ng aloe vera, pwede kang gumamit ng honey para DIY, para pampaganda ng lips natin. Kasi ang honey is marami siyang benefits na makukuha natin sa kanya. Isa na rin itong pampa-lighten ng lips natin para pampa-avoid ng dryness sa ating lips at saka para pampa-achieve ng ating naturally red lips, itong honey. I suggest you use honey as a treatment of your dry lips and your dark lips. As usual, ibabad mo ito sa iyong lips overnight. And then, pagka kinabukasan, wash it, rinse it with water. Within the day, after you remove the honey on your lips, you can see the best result agad-agad. Yung dryness is completely mawawala na siya. But yung darkness ng lips mo is paunti-unti pa yung tanggalin ng honey na nilagay mo. Kaya for sure, dryness and dark lips, no more. Personally, in my experience, I had a dry lips, especially yung high school ako kasi I am very fun using different types of lipstick. At saka, napaka-lazy ko na wala kasi kaming stock ng lemon. Kaya sobrang lazy ko para kumuha mo, bumili ng lemon sa palengke. Or wala rin kaming coconut oil, wala rin kaming olive oil, lalong wala na kaming honey. Kaya I decided to buy a lip balm. Ang ginamit ko na lip balm is itong Apollo lip balm. Yan. Binili ko ito sa butika. Nag-ask ako sa pharmacist kung ano po yung best product para mawala yung dryness ng lips ko. And she suggested this, kaya binili ko ito, and nakita ko naman agad-agad ang result. 2 days of using this Apollo lip balm, napaka-effective niya, at saka wala naman akong problema about my lips na hindi naman siya nag-dark. Problema ko lang is yung dryness nito. Napaka-dry niya, siguro kasi hindi ako mahilig uminom ng water, kaya may daya yung lips ko is napaka-dry niya. Ang pag-apply ko nitong Apollo lip balm is, I put it during night time, yung pagtulog ko kasi ayoko yung parang kumain ako ng pag umaga ko siya nilagay papuntang school. Kaya prefer ko nilagay ko siya night time, overnight ko siya ibinabad sa aking lips and then pagka umagahan tatanggalin ko siya pag naliligo na ako. Napaka-effective niya mga be. If ever yung problema niyo sa lips niyo is dry lang siya, you can use this Apollo lip balm. If ever naman yung lips mo ay may pagka-dark siya, so you can use the different kind of steps na natakal natin kanina. I assure you mga be na lahat ng product or lahat ng steps na binigay ko sa inyo is super legit. Ang lahat ng ito is base sa mga experiences at saka based din sa ating research. Ma-achieve mo na yung ideal lips mo sa murang halaga and napaka-effective niya. Shoutout pala kina Kim Veal, friends ni Benji Blanco, hi! At saka kay Arnel Logo or kay Ang Logo na sobrang galing mag-ML. Hi Ang, sana mabuhat mo na ako pag hindi ka na busy. Hello rin kay Meljun Romeo, kay Cripex, kay Pretty Nell Juvero, Christy Panes, hello ate, and Johnex, hello Ludi,
And also kay Janet and kay Road Gaming. Hi, sa'yo dyan. Of course, Resira Santos, Job Stabs, Frelin Gukong, hi Frels, as always present, and Mrs. Chutiga and her husband, Brian Andoy, and to Mr. Jeremiah Alfonso, hi Jem, thank you so much for watching mga be. I hope you have learned something from this video, and I hope all your concern regarding your lips will be solved because of my steps given to you. I hope mga be, na naka-learn talaga kayo sa video na ito. Thank you so much! Bye!